Eh, mga taga-palaking Pinglaman, nakita nyo may gera sa Ukraine eh. Kasi sabihin nyo kay Bongbong Marcos, ano kinalaman ni Bongbong Marcos yan? Mga tanga kayo. Kapitid po ang utak ng mga yon. Kaya ay, dapat, hindi dapat iboto si Lenin dahil nagalit sa kanya si Putin, gagawin nyo yung Ukraine-Pilipinas, binabantahan tayo ni Putin. Gagaguhin yung mga pinagsasabi nyo. Anong kinalaman ni Bongbong Marcos sa punta sa gasolina? Hindi pa naman presidente si, si Bongbong. Sabihin nyo kung anong ano nyo. Yung mga vlogger mong gago. Sorry to say that. Puro kasi nungalingan ang tinuturo sa tao. So social media blitz kayo. Kami hindi. Wala kami. Kahit 5, wala pinabayad sa amin. Hindi po kami binabayaran. Malinis kami pa nag-aabono para sa sarili namin. Malinis konsensya namin. Ngayon, ikaw yung kinukwento mo kasi nungaling 70,000 kami. Mahigit 100,000. At yan ay totoo. Sukati mo yung bumbalanga. Basta kami sa Bataan, solid, BBM yan. Solid po yan, solid po. Kasi Ray, ito kasi pang-issue ngayon. Ito ay napaka-trending sa Facebook, ano? Sa lahat ng mga social media. Itong pagbintang nila, no, ng Pinglawan, sa pagtaas ng presyo ng gas kay Bongbong Marcos. Dahil na yung Bongbong Marcos dahil tumaas na po ang presyo ng gas sa Pilipinas. Anong masabi nyo, sir? Eh, mga taga-palaking Pinglawan, nakita nyo may gera sa Ukraine eh. Kasi sabihin nyo kay Bongbong Marcos, ano kinalaman ni Bongbong Marcos yan? Mga tanga kayo. Kapitid po ang utak ng mga yon. Kaya ay, dapat, hindi dapat iboto si Lenin dahil nagalit sa kanya si Putin, gagawin nyo yung Ukraine-Pilipinas. Binabantahan tayo ni Putin. Gagaguhin yung mga pinagsasabi nyo. Anong kinalaman ni Bongbong Marcos sa punta sa gasolina? Hindi pa naman presidente si, si Bongbong. Mga gago kayo, mga tanga. Madam Lenin, you are a lawyer. Ako po, hindi ako nakatapos ng law. I think I've lost 3 years lang pa lang po ako sa college. So, yes, 1 year pa ako. Pero dapat ina-assist po natin mga sinasabi natin. Kumakandidato po kayo sa pinakamataas na posisyon. Pero ganyan pong halimbawa ang pinapakita ninyong halimbawa sa mga kasimungalingan. Yan po ba ituturo natin? At saka wag na po natin gamitin ang simbahan para magsinungaling po tayo. Para manloko po tayo. You are deceiving the Filipino community. Tatlong pong taong kami nagtiis sa mga kasinungaling nyo, sa sinungalingan ninyong Dilawan at Pinglawan. Ngayon, hindi na pwede yun. Pati ba naman ang pagtaas ng gasolina? Sinungaling kayo, gugusok ano nyo kay Bongbong? Ano kinalaman ni Bongbong doon? Baka pati pagpatay kay Ninoy, charge pa rin kay Bongbong yan. Napatulayan na nila. Mga inotin kayo. Pati pagbomba ng plaza ng Landa nang galing yan. Sinungalingan nyo yun. Sa inyo rin ang galing yan, sa partido nyo, sa grupo ninyo. Kunyari, independent pa kayo, pero saan ang kumikilos? Dilawan pa rin pong, behind with that. Yeah. Kasama nyo yung mga bobong pare. Pulpito, ginagamit nyo. Ang pulpito ay sagrado. Para sa kapayapaan, pagmamahal at tinuturo ng Diyos natin. Anong ginagawa ng mga ibang kaparehan nyo? Pulgasin kayo ng galit, pagbibintang. Don't hide on your top. Magpapatuto lang po tayo. Tama. Yan po ang meron ng unity. Nagpapatuto sila. Totoong tao po sila. Salamat po. Ikaw, Lenny, kung inara mo ang plaza, kami sasara namin yung buong palanga. Bumataan. Mula dinalupihan. Ay, sinara magsukat ka, plaza. Magsukat ka. Sinara daw ang plaza? Ngayon po ngayon. Kapitolyo nga eh. Ngayon po ngayon. Una, sinabi namin, hindi na tayo makakapasok mga sasakya doon. Siguro, sa Takis, bigla lang tayo. So, mga kapay po, ipinasin mo ng pasara, sir. Sino po nagpasara? Wala na, talaga tao lang, sara na. Sara ang dami na ng tao. Ayan. Oh, so, ipinasara na po ang plaza. Ayon sa, ano, sa People's Stadium? Oo, oh, sarado na, yung Capitol. Pagdadao sa ngayon. Oh. Ah, tao na lang makakataan. Ano, dami pang dadaan. Ah, sa sobrang daming tao. Iyon, ah, okay. Hindi, makikita nyo naman po yan eh. Ay, si Lenny, sobrang dami ng tao sa labas. Hindi nakisama. Ano lang. Wala lang. Sobrang dami ng langaw. May iba naman po doon, hindi po wala pong sinseridad, wala po sa puso nila. Salamat sa inyo. Sige po. So dito po talaga may sinseridad po ang mga tao. Pag eto, tulad nun, isa sa mga supporter natin, napakasipag po yan, frontliner po yan, medical po yan, pero taos po sa puso niya ang tumulong sa unit team. Dahil alam po niya na may magandang kinabukasan na makukuha tayo sa unit team. Salamat sa inyo. Sige po. Thank you din po. Thank you. Maraming salamat po. Kaya po ako yung nanunawagan muli sa aking mga kasapi. We have more than 5,000, almost 6,000 members. Global po, ang aming Philippine Society of Safety Practitioners. I founded that para makatulong po sa mga mayang Pilipino na nagpa-practice po ng health and safety and environmental professions. Okay? Wala pong condition din po. Ngayon, sa ginagawa ko, nakikita ko din po yan sa unit team. Kaya po ay personal na nagbo-volunteer po na tumulong sa unit team. Wala po akong kinakausap rito na ganito, ganyan ang kailangan ko. No, personally po. Ako'y tumutulong sa unit team. Kasama po ang aking pamilya. Nakita, kasama po dito kanina aking mga kapatid, pamangkin, saka ang aking misis.
misis ko nanggaling pa po ng Marikina nung malaman niya na mayroon tayong bisita ngayon. Nandito ang ating mahal na magiging Pangulo, Bongbong Marcos. Kaya pumunta siya rito madaling araw. Bumiyahin na siya. Wow. Dumating po siya rito. Pakital po ang kanyang suporta. Tapos sabihin nilang bayaran tayo sa Marikina. Asan ang bayaran dyan? Mabayad po kami sa tollway. Mabayad po kami sa gas. Napakamahal po ng gas yun. But we sacrifice for that. We sacrifice for that because we believe on the principle and the platform and the program of this unity. Yes. Makikita po natin yan. So nagkaroon po tayo ng disiplina pagdating po yan. Kaya nga, unity po tayo. Yes. Minsan, hindi natin na naririnig o nakikita o nababasa na sinisiraan po ni President Bongbong Marcos ang oposisyon. Wala po, tinatawanan lang po niya kung anong pag-iinsulto. Katulad mga ginawa, kasama rin po itong si Senator Alan Cayetano. Yes. As if he is not like a professional, the way he talk, the way he treated Bongbong. Hindi po ganun ang isang professional na politiko. Aba po. Magpakatao po tayo, magpakatutulang po tayo. Kunyari, maka-Diyos tayo. Pero nasaan po? Hindi po ganun. Ang isang nare-respeto rin po natin. Re-respeto rin po natin. Yan po ang ginagawa ng unity. We want to be united first para ma-achieve po natin yung programa, ma-achieve po natin yung dream natin na bayan bangun muli. Yan po ang ating tema dito sa unity. Pagkakaisa po, united. United we stand, divided we fall. Totoo po yung kasabihan yan. Watak-watak po tayo pag hindi po tayo magkakaisa. Pero itong dalawang ito na napakasigasig, this has been proven, President Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, sila lang po ang makapag-unite at makapagbigay po ng magandang kinabukasan sa mamayang Pilipino. Salamat po. Maraming salamat po, sir. Sir, maraming salamat, sir. Thank you sa po, oras niyo at saka... All the time po, basta sa unity team natin. Sir, ano po ang message sa mga kabataan at mga first-time voters ngayon? Sa mga bata, mga kabataan, please wake up po. Huwag po tayo padadala sa mga sabi-sabi na wala pong katotohanan. Maging mapagmatsyag po tayo. Huwag po natin papayagan na tayo madaya muli. Katulad nangyari, dapat supposed to be ay nako po si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapangalawang Pangulo. Pero ano pong ginawa? Ginamitan po nila lahat ng mga taktika mula po sa pumilik na konektado po sa kanila. Ayun, kung hindi po gumawa ng kapabalaghan ang dating pumilit chairman, bakit po siya tumakas? Bakit po siya pumunta sa ibang bansa at nagtatagong ngayon si Chairman Bautista? Sino ba si Chairman Bautista? Dati rin po siyang membro ng PCGG. Sino po ba ang nag-appoint ng mga PCGG? Di po ba ang dilawan din? Si dating Pangulong Cory Aquino? So, hanggang ngayon po, umupo rin po yung anak, si Ninoy. Hindi po rin nilalabas ang katotohan kung sino po pumatay ang kay Ninoy. Isang halimbawa lang po yun. Kaya, please, mga kabataan, gumising na po tayo para patunayan natin na ang pag-asa ng bayan ay sa mga kabataan. Yan rin po ang lagi kong sinasabi dun sa aking bunso na consistent honor po siya, scholar siya. Sabi ko, gamitin mo ang iyong utak. Nag-graduate po siya sa ibang bansa ng elementary, valedictorian. Dito consistent number one pa rin po sa klase. Kaya lagi kong ginaguide ang aking bunsong babaeng anak na maging gising po tayo sa makapagkuhanan tayo. Kung anong nakikita mo, pag mali, iwasan po natin yun, ituwid po natin yun. Sa tama lang po tayo. Ngayon, sa politika, so makikita mo, obserbahan mo, panoorin mo sa video, sa YouTube, makita mo kung sino ang masasalita ng tama, kung sino mayroong tamang at saka may maganda, tama at magandang plataforma para sa kinibukasan ninyo. Yan ang unity. Sabi niya, opo daddy, na-analyze ko po. Sabi ko, matalino ka, dapat gamitin mo yung utak mo. Lalong-lalo na sa pagpili ng mga kandidato. Maraming salamat po. Ayan, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng mga followers ng BBM at saka dun po sa hindi pa nakapag-isip-isip. It's time for you. God bless you all. Peace po tayong lahat. See you po sa May 9. See you. Thank you. Salamat din po. Salamat.